Kain ko sila. Habang binibigyan natin ng pagkakataon ang kanilang katawan, makuha anuman meron doon sa mga pinakain ko. Ha? Mag-aaral tayo habang binibigyan natin ng pagkakataon yung katawan nila. So yung unang bahagi po, tatakbo ito ng mga, wag lang pong magkakaroon ng mga tigil-tigil. No? Basta, hiwa-hiwalay. Yan po ang donut. Okay? Para pong donut, pero hindi po butas ang gitna. Panipis, pahukay lang po yung gitna niyan sa magkabilang bahagi. Ha? Dikit-dikit, nagdikit-dikit po ang mga red blood cells. At bakit walay ang mga red blood cells? Okay? So tingnan natin ang dugo ng dalawa nating matatapang, ay hindi, matatapang na subjects. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa dugo nila. Okay? So kung puha ako ng dalawang slide. Ay, last slide. Ladies first, kay Kuya Fidel muna. Ano ba din? Nako! Kuya Fidel, meron ka na ba insurance? Yeah. May insurance ka? Meron na ba yan, no? Ako. Yan. Kita nyo, umaagos, lumalakad, pero dikit-dikit. Ito po mga white blood cells. Makita nyo po itong dalawang to. Ito po ay mga red blood cells na mamamatay na. Yung red blood cells. Ito po ang sinyalis sa mamamatay na sila. Ang ating red blood cells, ang buhay po nila 120 days. Pero kapag acidic na acidic ang inyong dugo, mas mabilis ang kanilang pagkamatay. Okay? So makita nyo, patong-patong ang mga red blood cells. Ito po yung tinatawag nyong, tawag dito, Rulu formation. Okay? So yan. So makita nyo, oh. Yan. Oh. Tingnan nyo. Dikit-dikit. Lahat dikit-dikit. Yan. Ito pong nakikita nyo itong puti. Puti, puti, puti. Yan. Ito pong puti na to, ito kolesterol yan. Kolesterol. Yan. Kita nyo? Dikit-dikit. Yan, ito. O, yan. O, ito na. Parang sigos. Tingnan nga mamamatay. Opo. Nag-iba na yung tsura niya. Kolesterol. Taas ang kolesterol, nakuha niyo po yan sa inyong mga kinakain. Okay? Ayan, no? Ganito yung tsura kapag ang kinain niyo acidic o ang dugo niyo acidic. Ganyan. Kaya po ang daming sakit kasi hindi po nagkakaroon ng adequate oxygenation ng mga cells. Kaya po, nagdidikit-dikit na ganyan. Ayan, no? O. Ito, o. Ayan. Ang daming gano'n, no? Daming kolesterol. Kolesterol. Yung parang basag na salamin. Ito, kolesterol. O, ito, parang basag na salamin. Uric acid naman po yun. O, ang dami, o. Oh. Ito po yung mga bumabara sa ugat. Pag bumara sa ugat ng puso, atake sa puso, patay. Naku. O. Oh. Yan, hindi kayo masyadong conscious sa inyong makinakain. O yan, oh, kolesterol. Ang dami yung kolesterol. Mataas ang kolesterol. Okay? Yan. Oh. Tandaan nyo ang dugo ni
Kuya Fidel. O, titingnan naman natin. Parang naman ko rin. Ang katawan ko manhid na. Yun na nga, manhid na. Manhid ka po. Hanggang minsan, pinilat na manhid. Okay? So, hindi maganda po ang itsura ng ganitong klaseng tugo. So, merong rulo. Hindi pa ho ako, o wala pa ho ako dito sa Sante International, nakilala ko na po ang Sante Pure Barley. 2000, nung ako po nag-integrative medicine, 2005 hanggang 2006, nakilala ko po ang Sante Pure Barley nung around 2009-2010. So wala po ako dito, nakilala ko na po ang Sante Pure Barley. At nung pinag-aaralan po namin lahat ng uri ng barley products, nakita ko po sa lahat ng barley products, nasabi ko agad, the best ang Sante Pure Barley sa lahat. Bakit ko po nasabi? Tingnan niyo po itong isang uri ng barley product. Pag tinignan niyo ingredients, malalagay niyo lagi, titingin niyo lagi po yung ingredients. Nakalagay, organic green barley. Okay, di po ba? Pero nakalagay, natural tropical fruit extracts. Mukhang okay. Pero may sumunod, nature identical flavor. So, ibig sabihin, ito at saka iyon, artificial. Hindi galing sa tunay na mga prutas. So, hindi po maganda yan. Tapos nakalagay, sucralose as sweetener. Artificial na naman. Synthetic, inimbento. Pangatlo, sucrose, simple carbohydrate. Hindi po maganda. At maltodextrin, pampatamis din. At ginagamit po yung preservative. So, hindi maganda. So, ayun, hindi ko po nagustuhan itong barley product na ito. At isa pa, ito po ay walang lisensya. Wala pong FDA license sa atin sa Philippines. So mag-ingat po kayo. Huwag niyo pong gagamitin yan. Hindi po tulad ng Sante Pure Barley, ang laman lang po nito ay 100% barley at stevia. Yung pong pampatamis. Yun lang po, dalawa lang ang laman niya. So, wala pong mga synthetic, wala pong artificial na ingredients. Kaya sabi ko, the best. At kapag inyong inihalo, makikita niyo po na at dark green na dark green ang kulay. Hindi po tulad dito, kapag inihalo niyo sa tubig, kulay dilaw. Okay? Kulay dilaw. Sige po. So, inom na. Inumin niyo na po, Kuya Fidel. Ayan. Pagkainom, kiss. Ayan. Parang pag ginakasahan, di ba? Gusto niyo nakakross pa yung kamay. Ayan. O sinaray, wow. Nakapos sa agad, ha? Sa takot. Sige po, tapos sundan ng maraming tubig. So, ang tamang pag-inom po ng Sante Pure Barley, 15 to 30 minutes bago po kayo kakain. Kailangan empty ang stomach para mas maganda po ang bioavailability, mas maganda po ang ating absorption. Okay, so habang binibigyan natin ang pagkakataon, ang katawan nila, makuha anuman meron sa Sante Pure Barley. Tatapusin ko po itong ikalawang bahagi, 30 minutes na. Para pagkatapos po nito, tutok kayo. Baka na-stroke kayo. Okay, ikaw naman manhibis. Ayun na. Sa ikaw naman manhibis. Stroke. Ilaw. Pag-ipatay ng ilaw. Sante Pure Barley. Yeah. Wow. So, naghiwa-hiwalay na ang mga red blood cells niya. Parang hindi ka masaya. So, hiwa-hiwalay. Ito po yung normal na red blood cells niya. Diba? Kanina po, makita nyo, diba? Kabit-kabit, mahaba, mahaba. Pero ngayon, naghiwa-hiwalay na po ang mga red blood cells niya. Okay? So, tingnan nyo. Hiwa-hiwalay, oh. Lahat hiwa-hiwalay. Ang ganda ng red blood cells, masaya-masaya. Para po mga Pilipino.